What's up, mga kababayan, mga kanitsens, mahal kong kababayan, saan mang sulok ng ating kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong Philippine Archipelago. Ito na naman po ang inyong lingkod, nagsasabing sana all safe, sana all health, God bless everyone po. At manatili po tayong mag-iingat sa lahat ng oras at sandali, anuman ang oras ating ginagawa, ay panatilihin po natin tayo mag-ingat. Marahil kayo po ay magtataka sa kasalukuyan kung bakit ako po ay narito sa gawing ng lugar na dala nga po ng di inaasahang pangyayari. Tayo po ay nagkaroon ng konting problema sa ating sasakyan. Tayo po ay kasalukuyang tapos na sana sa pagdi-deliver ng mga iba't ibang uri ng produkto. Unang-una na po dyan ang mantika. Subalit, nagkaroon po tayo ng konting problema sa ating sasakyan. Hello, te. Magandang tanghali. Ayan po si ate habang dumadaan dito sa aking harapan. Kung ninyo pong makikita, mga kababayan, tanitisens, yan po ang aking tricycle na nagkinasabi ko sa inyo pong nagkaroon ng problema sapagkat ayaw man nating mangyari. Subalit kahit po kanino ay talagang nangyayari itong mga ganitong bagay na magkaroon ng plot sa ating gulong. Kahit nga po mga bagong sasakyan po ay nangyayari po ito. Ito pa kaya na aking sasakyan ay na lubhang mabigat ang mga karga. Laking pasalamat ko na lang po sapagkat nabawasan na po ang mga laman nitong mga aking sasakyan, mga mantika. Subalit medyo may kabigatan pa rin naman po yan kung ating isipin sapagkat yan po ay mantika. At yun nga po mga kanitsins ay awa ng Diyos ay konti na lang at higit sa lahat na pinagpapasalamat po sa ating Panginoon sapagkat ganito lamang po ang nangyari sa aking sasakyan bagamat ayaw ko naman pong mangyari kaya lamang po talagang ganun po ang buhay natin na kailangan natin tanggapin ng maluwag at naayon sa ating kalooban sapagkat wala naman pong sino mang nagmamayari ng sasakyan na magkaroon ng problema sa ganyang sasakyan. Ito po mga kanitisen, ako'y medyo nililibang-libang ko lang aking sarili sapagkat nasa katanghali ang tapat na po mga kababayan ko, kanitisen ko. Kaya mabuti na lamang po at ako'y bago umalis sa aming tahanan ako'y nagmerienda. Subalit nga po dito tayo inabot ng kakaroon ng plot. Hello, magandang tanghali po mga kanitisens ko. Sana all safe, sana all health. Ako po si Sana Oil Vlogger, nagsasabing manatili po tayo mag-ingat sa lahat ng oras. Yan po mga kanitisens, kababayan ko, ayan napadan dito sa aking harapan. Sapagkat ito po ang aking kinalalagyan, ito po ang subdivision ng ACM Phase 6 po. Ang likuran po ng mga kababayan ito ay yun po ang daan ng Niya Road po going to sa gawin mga papuntang Imus proper and then sa kanan naman po ay puntang Bukandala. Diyan po ay medyo may kabigatan minsan ng dalo ng trapiko lalo na sa mga oras na tras hours sapagkat ang karamihan po sa mga dumadaan dito po ay mga papuntang Maynila at galing Maynila sapagkat sa kaalaman po ng ating mga kanitisens ang Niya Road po ay exit point at entry point ng mga nanggagaling at papuntang Maynila po kaya itong aming lugar na Karsadang Bago Dos ay talagang prone sa traffic to subalit ano naman dahil nga po sa magandang paglilingkod ng mga ating kababayan ng mga enforcers talagang nagagawa nila ng mas
ayos na daloy ng mga sasakyan. Kaya dangan nga lang po at talagang mga pagdating ng oras po ta, yung rush hour talagang kahit sang panig ng ating mga lugar, lalo pat mga nasa town proper o city proper, ay talagang hindi po maiwasan na magkaroon ng traffic sa mga ganong oras. Kaya ang payo ko lamang sa mga ano, manatili po tayong maging maingat at maging ano, magpakumbaba sa lalong-lalo na sa mga lugar na matraffic. Pagkat hindi po natin dapat daanin sa pagbabarakuhan ang mga ganyang bagay. Kaya hanggat maaari po, isundin natin po ang batas trapiko nang naayon sa tinatadhana ng ating batas upang tayo makaiwas sa mga di kanais-dais na bagay, lalong-lalo na sa mga ating mga kababayan. Ang iba dyan, hindi naman natin sila biniblame. Sabalit ang iba talagang sa pagmamadali siguro, hindi rin naman natin masisisi. Kaya ang akin lang ay maging maingat po tayo at maging mapagpakumbaba sa ating mga kapwa netizens, sa mga motorista dyan. Ito nga po mga kababayan, yun lamang po ang aking masasabi. At tungkol naman po dito sa aking kinalagyan, nagpapasalamat po ako at ako'y natapat dito sa isang puno na ng bayabas at malilim. Blessing pa rin po. Tayo nga po ay nakiusap lang dito sa tapat ng ating kinalalagyan na bahay, na makikiparada nga lang po ako sapagkat ako'y talagang problema sa aking sasakyan. Pansamantala medyo lilibang-pulibang ko ang aking sarili sapagkat wala pa po ang aking rescue, ang backup. Ngunit naipaalam ko naman sa aking maybay at sa aking anak. Ngunit magpahanggang ngayon, wala pa pong aking na anak na kumbaga sa na magre-rescue sa atin para matanggal ang aking gulong sapagkat ito ay mabigat po ang aking mga karga. Yan po, papakita ko po sa inyo mga kababayan ang nangyari sa aking sasakyan. Yan naman po ay talagang masasabi kong maano pang aking gulong. Makapal pa po yan. Subalit siguro sa di inaasahan, baka meron pong nadaan ng anong bagay na matulis yan o ano, kaya siguro di kinaya ng gulong. Magandang tangali po sa inyo po. Sana all safe, sana all health. Kayo po yung nasa YouTube channel. Baka may gusto po kayong shout out. Sige, ingat po. Sana all safe, sana all health. God bless everyone po sa inyo. Ayan po, mga kanitsens. Sabi ko nga po sa inyo, nililibang ko ang sarili sapagkat ako medyo nakakaramdam na rin ng konting hapdi ng sikmura. Siyempre, iba pa rin yung kakaimustanghali yung talagang mano sa ating kyan, kagaya nga po ng kanin at ulam. Ako'y kanina umalis, anong oras pa po yun, alas 10 po siguro umalis ng bahay at tinapay lang po. Alam naman natin na pagka tinapay, ilang sandali lang yan, medyo ramdam mo na naman ang gutom niyan. Kaya ako'y dito lamang habang naghihintay ng ikot-ikot dito sa aking pero ako naman dito hindi naman nangangamba sapagkat ang lugar na ito talagang mapayapa. Higit sa lahat, marami po tayo dito mga kasamaan sa larangan ng pagtitricycle. At ako po'y isa din namang tricycle driver, although sa ngayon hindi na nga po tayo makapag pamasada gawa ng tutok na ako sa aking hanap buhay na to. Kaya pero hindi ko pa rin naman maiaalis na ko pa rin sa sarili ko na may miss ko pa rin mga
katropa ko at mga kasamahan. At mga katuwa din naman talagang anong lagi ko yung mga kwentuhan sa pilahan. Magandang tanghali po, ma'am. Sana all safe, sana all health. God bless. Baka may po gusto po kayong shout out dyan. Nasa YouTube channel po kayo. Please subscribe and like my channel po. Sana oil vlogger po. Ayan po, yan po ang kadahilanan kung bakit naging sana oil yung nasa loob po niyan. Ayan po. Opo. Nagkaroon nga lang po ng plot ang aking sasakyan. Yan po ang ginawa kong... Sana oil po? Opo, yun po ang aking title sige, ng... Sige, try ko kayo. Ano sa YouTube channel po. Talaga? So, ma'am, baka may gusto po kayong batiin sa inyong pinanggalingang probinsya o sang sulok man ng ating... Luzon, Visayas, Mindanao. Sige po, ma'am. Sige, maraming salamat po. Hi, sir. Ganang tanghali sa inyo, sir. Pipiparada muna ako dito sapagkat medyo inabot ng di ka na is na ano, di inaasahan na ayaw mo mangyari. Sabalit dumarating talaga ang pagkakataon sa mga sasakyan na magkaroon ng flat tire. Buti na lang at dito ako inabot. Pa? Opo, ma'am. Bago pa naman po ang gulong ko eh. Eh siguro may nadaanan pong anumang matulis dyan na bagay. Eh hinintay ko po yung ano ko, yung anak ko para i-rescue po ako. Siguro na traffic po. Kaya medyo nililibang-libang ko sa sarili ko. Tanghaling tapat na po eh. Wala pa. Diyan lang. Diyan din lang po ako nakatira. Pa? Alin po? Ay, dito ko. Pero alam ko, wala sa dyan. Vulcanizing pa? Ayos talaga siya ng motor. Hindi po. Ano? Flat tire to? O, pwede din siguro. Meron pa akong pambomba kaso. Hindi ko po maiangat yan na mag-isa. Napakabigat po yan. Si kuya makatulog pa. May pambomba po ako dyan. Siguro parating na rin yung anak ko. Tinawagan ko na rin po. Sige po. Sabi ko nga, for the first time nangyari sa akin to eh. Bakit, hindi ko naman. Kahit namang anong sasakyan, kahit bago, talagang may pagkakataon na nangyayaring mga ganyan eh. Kaya kumbaga sa ano, sanay na po tayo dyan eh. Kaya, ito, nililibang-libang ko na. Sorry. Sa pag-vlog po. Bago pa lang po, mga ilang buwan pa lang po. Kung mapapan. Pero na-monetize ka na po. Ay, hindi pa naman po. Kasi medyo mahabang proseso po yan. Oo. Ito po mga kababayan, kanitisens habang... Mas maganda talaga pag na-monetize ka. Yan. Nakita mo mga, narinig niyo po mga kababayan ko na kanitisens. Mas maganda po talaga kahit sana all safe. Sana all. Opo. Buti na lamang meron dito si ating ano, meron tayong nakakausap dito na medyo nawawala-wala ang ating ano, yung attention doon sa kalam ng ano. kasi tanghaling tapat eh. Ako po, saan pa manggaling anak mo ko yun? Doon po sa may ano, Karsadang Bago sa makalagpas ng malapit lang. Clarita Resort po. Malapit lang, dyan lang sa labas. Ito na nga po. Ito na po, ma'am, ang aking anak. Salamat po. Ay, salamat mga kababayan, kanitisens. Ito na po ang aking anak. Upang tayo ay tulungan sa aking pagdangat ng sasakyan. So, pansamantala po mga kababayan, kanitisens. Ako muna ay pansamantala ko pa alam. Lamang po. Sana all safe, sana all health. God bless everyone po. Bye-bye.